Good evening mga ka-Benchers. So andito na naman tayo kahit gabi. Gusto ko pa rin mag-share sa inyo kung paano tayo magkandling ng itlog. So anong araw ba dapat natin ikandling yung itlog? So huwag na nating patagalin. So umpisahan na natin. So mga ka-Benchers, i-share ko lang tong idea na to. Dati mga ka-Benchers, nagkakandling ako ng itlog. Sinubukan ko pong 3 days ikandling yung itlog. Tapos sinubukan ko na rin mag 7 days nagkandling ako ng itlog. So ngayon, ang ituro ko naman sa inyo ang 10 days na pagkandling ng itlog. Ito yung pinakamagandang pagkandling ng itlog mga ka-Benchers, ang 10 days. Kasi pag nagkandling ka ng 3 days or 5 days, minsan kasi yung similya ng itlog, minsan mahina. Tapos pagdating ng 10 days, namamatay siya. So pag nagkandling ka ng 3 days or 5 days, so nag-expect ka na marami kang fertile na itlog, tapos marami kang mahahatch. So pagdating ng 21 days, marami pa lang hindi napisa. Kasi pagdating ng 9 days, hindi tumuloy yung similya ng itlog, na mamatay siya. So ngayon, ang ituturo ko sa inyo na magandang pagkandling ng itlog is 10 days or 12 days. So ang una nating gawin ito, mag-prepare lang tayo ng ito, egg tray. Para sa, dito na tayo ilagay yung itlog. Itatransfer na natin yung hindi fertile at saka yung fertile. So ang gamit natin mga ka-Benchers ngayon ay isang flashlight lang. So pwede rin kayong gumamit ng yung lighter ng flashlight o cellphone. So ngayon, tanggalin na natin yung itlog. So huwag kayong magkalala kung kahit ilabas nyo yung itlog, hindi pa rin masisira yan. Hindi pa rin masisira yung itlog mga ka-Benchers. Kahit ilabas nyo to. Kasi lagi kong ginagawa to ganito pag magkandling ako ng itlog, nakalabas. So huwag nyo nang isipin na sinasabi ng iba na nasisira yung itlog. Siguro nasisira, pero sa aking experience kasi nakapag-hats pa rin ako. So ang muna natin gawin ay patayin na natin yung ilaw para mas makita natin yung ito, yung itlog na pag ikandling. So patayin natin ang ilaw. So ito na mga ka-Benchers, ganito nyo lang. So pag ganito, 10 days na yung itlog natin, pero tingnan nyo, yun ang hindi fertile. Yan o, hindi siya fertile mga ka-Benchers, dahil 10 days na malabnaw pa rin, parang ano lang o. Yan, hindi yan. So yan, makikita nyo, kung makikita nyo mga ka-Benchers, yan o. Yan, buong-buo na yung sisiyo natin. Pag makikita nyo na o, yung nakikita nyo dito na part, ito lang yung nakikita natin. Tapos ito itim, sobrang itim na. So ibig sabihin na buo na yung ang sisiyo. So ito, yan, kung napansin nyo, yan, fertile yan, buong buo na yung sisiyo, buhay na buhay, dahil yan o, yan, gumagalaw yung sisiyo. Yan, pag ganyan. Fertile yan. Buong-buo na yung sisiyo. Malapit itong mag-hatch. Ayan, pag ganito. Yan. Hindi maitim. Yan, hindi fertile yan. Ayan, marami tayong hindi fertile. Yan o. Kung napansin nyo. Wala. Ito. Fertile na fertile to. Yan. Sobrang fertile to. O, napansin nyo yan. Yan. Itim na. Tapos yung dito lang yung makikita. Yung puti. Yan. Sobrang ano na yan. Malapit ito mag-hatch. So guys, ito yung ipapakita ko sa inyo. Na patay. Yan o. O, napansin nyo yan. Yan. Yan, sobrang ano na malinaw, tapos yung sa kabila niya, oh, yan. Yun ang itim. So, yan ang patay. Ne, alam niyo na pag ano lang, wala na siyang parang ugat-ugat. O yung pulang-pula-pula na parang nag-i-spider na may ugat. Itim na lang, so namamatay yung ano, yung similya natin.
You know? So guys, ito, patay na to. Ayan o, napansin nyo, itim-itim dito, tapos dito, yan o. Tapos gumagal, ano na siya, yan o. Makikita nyo pa yung dito na may ugat-ugat. Pero wala na to guys, yan o. Pag marami ditong bakanting puti, yan o, patay na yan. Yan, pag makita nyo dito nga, patay na yan. Sayang. Ito na yung kinandling natin. So nakita natin ito, hindi siya fertile na itlog. Marami siyang hindi fertile na itlog. So meron din siyang ilang itlog na namamatay, hindi tumuloy dahil mahina. So ito lang yung fertile. So ibalik natin ito sa loob. Ito po ay 12 days na ito mga ka-ventures. 12 days na ito na itlog na nakasalang. So kaya sobrang madilim na. So ang ipakita ko na naman sa inyo itong 5 days na itlog na nakasalang. So ipakita ko sa inyo kung ano ang pag-ikanling natin, anong kulay. So ibalik muna natin to. So yun ang mga dahilan kung bakit hindi nag-fertile yung itlog, dahil po sa pinapakain natin na napilitan din na mag-itlog yung inahin. Saka pwede rin sa kulang yung sustansya yung breeder natin, kaya hindi siya makapagbigay ng fertile na itlog dun sa inahin. So ibalik na natin tong itlog dito sa malaking incubator para ipakita ko sa inyo yung dun sa kabila naman. Ibalik na natin to. So ilabas na natin tong ito, 5 days to sa styrofoam. Tingnan natin, pakita ko sa inyo. Yan. Unahin muna natin itong ibabaw. So yan, papatayin natin yung ilaw para mas klaro yung itlog pag mag-ano tayo. So ito na po yung 5 days natin na itlog mga ka-ventures. Yan, kung napansin nyo, ganito lang yung nasa natin. Makikita natin sa 5 days, you know. Yan, nag-i-spider siya, may kunting itim, tapos may mga ugat-ugat siyang makikita na kulay pula, you know. So yan ang palatandaan ng fertile na itlog, you know. Nag-i-spider siya na kulay pula, tapos yan, you know, gumagalaw yung itim dito. You know. Yan. Yan ang patandaan. So good tong ano na to. Ito yung palatandaan pag hindi fertile yung itlog, yan o, kahit 5 days na yan. Pag ganyan, parang tubig lang. So yan ang hindi fertile. So tatanggalin natin. Yan. Kung makita kayo ganito, oh, nag-i-spider siya. Yan. Pansin nyo yan. May itim, tapos nagkulay pula siya, yan o. Oh. Yung spider niya. Ugat-ugat. So, yun ang palatandaan. So, mga ka-ventures, ito yung napakita ko sa inyo yung 5 days. So, hindi ko muna to ituloy na ikanling lahat kasi every 12 days or 10 days ako nagkakanling. So, pinapakita ko lang sa inyo kung ano ang itsura ng 5 days, ano ang forma dun sa loob ng itlog. So yan, nashare ko na sa inyo yung 10 or 12 days. Itong 5 days, nashare ko na rin sa inyo, napakita ko sa inyo kung magkandling tayo ng itlog. So ang napakagandang pagkandling ng itlog mga ka-ventures is 10 or 12 para sigurado kayo na matanggal na nyo yung patay at saka yung hindi fertile na itlog. Kasi pag mag-candling kayo ng 3 days, nasubukan nyo na dati, so nag-expect ako pagdating ng 21 days na maraming na-hatch. So pagdating ng 21 days, maraming hindi nag-hatch. So nang sinubukan ko rin ng 7 days, ganun pa rin ang nangyari. Nag-expect ako na maraming nag-hatch. So ang pinakamagandang gawin nyo, doon kayo mag-candling ng 10 days or 12 days. Yun ang pinakamaganda.
Kasi lahat ng nandun sa loob ay maghahats yun. Kasi ang mga cause kasi ng mga hindi nagpe-fertil, yun nga dun sa breeder at saka sa pinapakain nyo. So, ito lang muna yung ma-share ko sa inyo mga ka-venture. Sana ma-share nyo rin sa ibang mga kaibigan nyo para mas marami ang makakaalam about dito sa pag-handling ng itlog. So, abangan nyo ako sa sunod na vlog mga ka-ventures dahil ipakita ko sa inyo kung magkano ang billing ng kuryente dito sa styrofoam at saka itong dito sa plywood na gamit natin ay tatlong incandescent lamp ang gamit natin, kung magkano ang billing nitong itong ganito klase at saka magkano din ang billing nitong styrofoam lang na isang bulb lang ang meron. So yun ang i-share ko sa inyo. So hanggang dito na lang mga adventures. Good night.